May payaldo, may baldolois. Hello po, hello po sa mga subscribers at viewers. Yeah, thank you sa panonood nila. Tsaka yung mga mababait na comments, Lois. Yeah, may topic tayo ngayon, Lois. Kasi tapos na tayo din sa pagbabrush, di ba? Nung nakaraan, pagbabrush. So, ang next sa brushing, eh yung flossing naman. Oo nga po, paano po mag-floss yung mga nakabraces? Oo, kasi may mga nakaharang na wires, di ba? O yan ang topic natin ngayon. Yun nga, Lois. Marami talagang hindi nagpo-floss sa atin, di ba? Kahit hindi nakabraces, maraming hindi na ugali. Ang pagfo-floss, mas maganda kasi maging part na rin siya ng routine dahil naka-braces ka man o hindi. Maganda, part na ng routine ang pagfo-floss, no? Parang yung brushing twice a day. So, yung flossing at least once a day makakapag-floss ka. So, mas mahirap pag meron ng wire na nakaharang. So, sa vlog natin ngayon, i-discuss natin yun kung paano na mag-brace, paano na mag-floss ang naka-braces. Ano po yung natutulong ng pagpo-floss? Oo, alam mo yung natutulong naman ng floss? Sige, nagbabrush ka naman na. Kaso pag nagbabrush, meron tayong particles dun sa in-between ng mga ngipin natin na hindi natatanggal sa brushing, di ba? Ayun, hindi ko din naman ina-advise na mag-toothpick, di ba? Kasi nasisira yung ngipin, pinapasukan ng toothpick. So, mas maganda yung floss. So, ang una, syempre, napiprevent niya yung, natatanggal yung food debris dun sa mga in-between ng ngipin. Napiprevent yung cavities or decay. Tapos yung pangatlo, napiprevent niya yung gum disease. Kasi pag lagi ka nagpo-floss, syempre, natatanggal yung food debris, walang plaque na namumuo dun sa in-between ng ngipin. So, mapiprevent niya yung gum disease. Tapos ang bad breath, syempre, no? Minsan, di ba, pagkatapos mong kumain, hindi ka kagad nakapag-brush. Meron tinga dun sa in-between ng mga ngipin mo. Minsan, maaaboy mo yun. Nagkakos yun ng bad breath. Ang bacteria pupunta kagad dun. So, tsaka hindi ka pa comfortable, di ba? So, mahalaga yung pag-floss. Yan. Tapos, yung pag-floss, pwede namang once a day lang. Either sa umaga or pagbago ka matulog. Kailan po ba kailangan mag-floss kung bagong mag-brush or before or after brushing? Kasi ginagawa, yung iba ginagawa yon bago mag-brush para parang matanggal na yung mga nakasingit sa in-between. Saka sila magbabrush. O, pwede rin yun. Pwede naman after brushing, yung hindi mo natatanggal sa brush na sa in-between ng ngipin, yun, tatanggalin ng dental floss yun. Pwede yun. So, once a day, either morning or night, or tapos, bago mag-toothbrush, pwede mo mag-floss, or after mag-toothbrush. Pero mas prefer ko yung after mag-toothbrush. Afternoon kasi, pag-uubog ka na ng mouthwash. Tapos, merong mga types of floss, Lois. Yan, yung mga wax at saka unwax. So, yung mga iba-ibang floss na nakikita natin, yung una yung string na floss. Yan. Yes, regular na nakikita. Yan yung mga regular na floss. Yung string, di ba? String floss. Yung pangalawa, yung water flosser or water pick. Yan. Panglinis pa rin yan sa mga in-between ng ngipin, no? Tapos yung isa, yung mga interdental brush. Yan, nabanggit na natin yan, di ba? Dun sa mga nakaraang vlog. Para siyang yung mascara wand, yung itsura, di ba? Tinutulad siya dun. So yun, interdental brush. Tapos yung isa naman, yung floss na with handle, di ba? Maraming nakikita natin ngayon yan. With handle. Yan ang mga pwede nating gamitin. Tayong mga walang braces. Yung mga may braces naman, yan. Meron silang mga floss na extra gagamitin para ma-floss nila yung mga in-between ng ngipin nila. Kasi nga, nakaharang yung wire, diba? Paano nga naman mag-floss kung nakaharang yung wire? So, ito yung
yung steps kung paano mag-floss, di ba? Kahit na naka-braces or... Ay, una muna yung mga sa mga hindi naka-braces. Isama na rin natin. So, kukuha ka ng 18, 12 to 18 na inches na floss. So, ipapalupot mo yon, no? Sa middle finger mo, no? Sa dalawang kamay. Tapos, reach floss between thumbs and index fingers, no? So, leaving 1 to 2 inches length in between. So, kailangan meron siyang 1 to 2 inches na length. Para yun na gagamitin mong pang-floss eh, sa ngipin, sa in-between. Tapos, i-glide mo yung floss, no? Sa mga ngipin. So, dahan-dahan, zigzag motion, no? Kasi kukontour mo yung floss sa side ng ngipin. So, dahan-dahan mo siyang slide up and down against the tooth surface. So, dapat naka-ano siya sa ngipin, no? Naka-dain siya dun sa may side ng ngipin. Bandang sa gum line lang. So, hindi mo siya ipupush bigla pataas or pababa na masusundot yung gum. So, dahan-dahan hanggang sa gum line lang, no? Tapos, ipa-floss mo isa-isa yung ngipin. Tapos yung floss, siya may iuusog-usog mo rin para malinis yung floss na nagtatouch sa ngipin, no? Yun, ganun yun pag sa mga walang braces. Eh, paano naman po yung mga naka-braces? Oo, ganito naman. Pag sa mga naka-braces, una yung sa gamit yung dental floss threader. So, yung string floss, para magamit mo yun, kung naka-braces ka, kailangan mong gumamit ng dental floss na threader. Yan. So, papakita natin sa video kung paano gamitin ito. Una, syempre bubuksan mo yung laganan. Tapos, ipapasok ngayon yung string floss doon sa threader. So, para madali siyang i-insert kasi hindi mo siya ma-floss, tumatama yung wire, di ba? So, i-insert mo ngayon doon sa parang dulo ng threader. Tapos, insert mo siya doon sa taas ng wire kung upper para ma-insert mo doon sa in-between ng ngipin. Yan, doon sa video. Yan. Tapos, pag naipasok mo na siya, yan, pwede mo nang i-floss yung in-between ng ngipin. Kaya din sabi ko, hanggang gum line lang, no? Tapos, up and down, no? Na motion. Yan, insert mo. Kung nakalimutan yung proper, ano, yan, sa middle finger yung dalawang floss para makawakan mo. Tapos, i-floss mo na siya noon sa sides. Yan, up and down motion. So, both sides ng ngipin. Tapos, magpo-proceed ko na noon dun sa susunod. Yan ang paggamit ng threader. So, mas nakakamura ka kasi string floss lang ang gamit mo. Kasi yung isa, Lois, yung super floss, mahal yun. Bibili ka noon, matigas na kagad yung tip. So, may insert mo na kagad sa in-between ng ngipin dun sa may wire. Tapos yung interdental brush, yan ang pwedeng gamitin pa ng mga naka-braces. So, interdental brush, ganyan ang paggamit mo sa mga in-between ng ngipin or side ng brackets. Pero, yung interdental brush, pwede siya kung may mga wide spaces yung mga ngipin. Pero kung walang space na pagpapasukan yung interdental brush, syempre huwag nating ipilit, di ba? Tapos, maganda namang gamitin din yan sa mga sides ng brackets para mawala din yung dumi. Meron kasi medyo mas maliit na ano na tip ng interdental brush. So, make sure na kung maliit yung in-between na space, maliit dapat yung size ng interdental brush, di ba? Tapos, meron kasing yung sakit medyo malaki. Pero, kung malalaki yung spaces, tama-tama lang yun. So, kung maayos ang pagbabrush mo na gamit yung interdental brush, minsan hindi na kailangan yung floss eh. Nalilinis naman ang maayos. Yung ano naman, Luis, yung water pick, yan, pwede rin siyang gamitin sa mga naka-braces. Pressurized na tubig yun. Tinututok sa mga in-between ng ngipin. Meron pa palang isa, yung super floss, yun. Ini-insert yun sa in-between ng ngipin din kahit naka-braces. Pwede yun. Marami namang magagamit eh. Pero ang pinakamatipid, yung ano, gagamitan mo na lang ng floss threader at saka interdental brush. Kasi yung super floss medyo mahal. O basta kailangan na po-floss lagi. No? Kung
routine mo na yung mag-toothbrush, kailangan isama mo na rin sa routine mo yung pag-floss. May braces ka man o wala, talagang mas maganda lang ang kapag-floss at least once a day. Kahit sa gabi lang. Tapos na lahat ng gawain. Yan, maganda na floss. At gagawin po ito ng tama. Diba? Yan. Hello muna natin, Lois, yung ating mga commenters. No? Hello sa inyo. Yan, umpisa natin kay... Why you know? Yan, hello po. Tapos si Marco Maligaya. Hello man. Po. At saka kay Maria Nenita. Sabi nga niya, ano, thank you daw at thank na feature yung ano niya, yung tanong. Oh, nasagot natin dati. No? Sana makatulong daw tayo sa mga viewers. So nga sana nakakatulong kami. Kahit pero salamat talaga sa mga ano, marami silang natutunan. Masaya na kami pag ganun, di ba, Lois? At hello po kay Heart Angel Narvay. Yan, thank hello you. Po. Tapos si Jean, yan, yung pinakamahabang tanong daw. Thank you, ha. Tapos si... And German Gaming. Yan. Kinabitan siya. Pero hindi na x-ray, no? Basta, importante yung x-ray. Lagi ko sinasabi yun, no? Sana ma-x-ray agad, no? Hello po kay Arabella Shina. Yan, Arabella Shina. Shina. Yan, no? Sabi niya kung, ha, may bayad po ba? Yan. Oo, oh, contenta. Kapag daw umuuga yung bracket. Kasi basta, naramdaman mo umuuga yung bracket, it's been natanggal yun. Wow. Hindi lang siya nahuhulog kasi nga nakatali siguro sa... Nakakapi. Oo, ligature wire or sa rubber elastic. Kaya hindi lang siya na natatanggal. Pero may bayad pag dinikit, no? Next. Hello po kay Jaira Benitez. Yan. Thank okay you. New subscriber siya. Thank you. Tapos sabi niya, may tanong siya, do you also treat patients with TMJ problem? So, depende dun sa TMJ problem, no? Yung mga basic ano treatment, pwede kong gawin. Pero kung kailangan i-refer ko siya sa TMJ na specialist, nire-refer ko. Po kay Ligmon Espiritu. Hello po. Nalagyan siya ng ano eh. Nagpapa-advise kasi siya. 9 days na siyang nalagyan ng braces. Nahirapan siyang ano, kumagat. No? So may pain pa. Kinakat na lang niya ng maliliit. Diretso lulong. No? So sabi niya if ilang weeks daw after lagyan, pwedeng kumagat at kumain. Ah, depende kasi kanya-kanyang experience nga sila yung mga pasyente. Iba 2-3 days nakakain na. Iba naman 1 week. So, depende rin siguro sa'yo kung ano. Basta soft diet lang muna kung may tenderness pa, no? So, soft diet lang. So, pero yung a few days, nawawala naman. Pawala dapat eh, hindi pa grabe, di ba? Yan. Tapos next, I see... Hello po kay Princess Shinri Elephant. Hello po. Oh, yan. Siya naman. Ano, dapat isasara na yata yung spaces. Kaso, natanggalan siya eh, ng bracket. So, napansin niya, nagka-space yung sa front teeth niya. Yun ang effect pag natatanggalan ng ano, bracket, nadidelay ang treatment, or minsan yung pag-a-adjust ng lip, or nagsasara ng space, imbis na magtuloy-tuloy yung pagsara, na-stop pag natatanggalan ng bracket. So, huwag ang kabahan, aayusin naman yon ng dentist, di ba? At hello po kay Mr. Bon Clay. Yan. Tapos si Junix Lauren. Yan. Si Junix, no? Thank you sa comment, no? Tsaka sa panonood, Junix. At kay Aika Castel. May bayad ng pagpapalagay ng bracket. At hello po kay JP Mendoza. Yan. Hello, JP. Next, I see. Ay sa Cabos. Yan. Last ano na, sagot na rin natin yung ano niya, no? Next ay si Elena Zacarias. Tapos, yan si Heart Angel. Lagi naman siya nagko-comment. Thank you. Thank you. Yan, Lois. Ang next ay si... I love you, Papa Jesus. I love Papa Jesus. I love you. Yan, bago siyang subscriber eh. Thank you sa magandang comment. Next ay si... Sis Sensu. Oo, yan. Hello sa iyo. Next ay si... Yan, ang hirap na pangalan. Megle now, Megle.
Oo, yan. Na umiklik. Oo, yan maraming ano daw siya. Pasta. Okay lang mag-i-brace. Okay lang na magpa-braces naman kasi maganda nga yun. Napastahan na yung dapat pastahan. Importante nandun yung ngipin. Mahirap magpa-brace kung wala ng ngipin, di ba? Hello po kay Ashley Burato. Hello po. Oh, thank you sa ano comment. Ang cute nyo naman dalawa siya, sabi ko. Swerte ng mga patients nyo. Swerte rin naman kami sa mga pasyente. Buti may mga mababait din. Thank you. Thank you po. Kay Ninay Santiago. Ayan, may tanong siya, Lois. Opo. Doc, 6 months and 1 year lang po ba pwedeng tanggalin yung braces? Yun po kasi sinabi ng dentist ko. Nasa clinical judgment naman ng dentist yun kung baka simple case lang. So, ideally, mas maganda sila kung tumagal kahit 1 year, di ba? Para kumpleto yung stages mo. Opo. At hello po kay Ilocan Nose. Yan. Ilocan Nose. Ay, siya yung ano, kaka-adjust lang daw. Pag-uli-ulima na yung natanggal na rubber. So, sabi ko nga sa kanya, ano, balik siya kagad. Kasi hindi maganda yung natatanggalan ka ng rubber. Maglulus na lang pati wire pag magtutuloy-tuloy na yun. Tsaka parang hindi na-adjust. Buti naman, sabi niya dun sa mga susunod niyang comment na kapag pa, ano naman siya, kapag pa-schedule na. At hello po kay PPIX. Yan, oo. Next, I see. Lesson. Yan, lesson. Hello po. Tapos si Alisa Lazar. Oh, Alisa Lazar. Ano, mga pinido pangalan. Next, I see. Ira Bento. Yan. Tapos, sabi niya, Lois, ayan, may tanong siya. Normal po ba lagi lang natatanggalan ng bracket kahit hindi nakain ng matigas? Oo, kung napanood mo yung nakaraang vlog, no, yung bakit ka natatanggalan ng bracket, nandun naman yung mga reason bakit natatanggalan. Hindi naman dahil sa pagkain lang ng matigas. Diba sabi mo, minsan sa interference pag nagbabike. So, i-check yun ng dentist. No? Check yan para sigurado. Maraming reason ako sinabi dun. Panoorin mo ulit yung vlog. O, yan. Sana may natutunan sila, no, sa vlog natin ngayon. O, huwag kakalimutan. Don't forget, like, share, and subscribe. Bye!